$49,000 and change. Oh. Just the money YouTube paid us. Grabe na. Send us clients. So just let that 49,000? Here we go. Tatakot pa nga si Nanay Asena nun kasi may mga nagbabanta na eh. Baka daw suntukin na lang ako bigla dyan sa Dani. Your haters is your elevator. Kasi naalala ko yung sinasabi nila na hindi ka nila hihilain pa baba kung nasa taas sila. Ngayon, ibig sabihin, kapag inihila ka nila, nasa baba mo sila. Kasi kapag ikaw ang nag-react, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Tama. Talo ka kapag ikaw ang nag-react. Isa yun sa mga senyales na kontrolado mo ang tao kapag ka natitrigger yung emosyon nila. Nakikita namin tong podcast, grabe, lalaki to sa Pinas. Kasi 2-in-1 yun eh. Nag-enjoy ka na. Nag-enjoy ka na. May content ka pa. Ay, pwede ka pang kumita. Oo. And we are live again. Parang gumanda yung ano natin ah. Pansin mo ba? Oo, oh, parang karoon ng kulay ah. Kasi nakita na namin yung ano eh. Mapapansin nyo guys. Ay, oo nga pala. What's up sa inyo guys? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome ulit sa ating panibagong podcast sa isang makabuluhang usapan palagi tuwing Sabado. Amen. Amen. Mapapansin nyo yung background namin, kulay blue. Nakita na kasi namin yung remote eh. Nailipat na yung kulay eh. Oo, nailipat na yung kulay eh. Minsan talaga may mga bagay na ano eh, yung hindi mo kailangan pwersahin eh. Kusa lang lalabas. Kusa lang lalabas eh. Basta isipin mo lang na ano, babalik sa'yo. Oo. Kasi yung remote na yun, hinahanap ko talaga yung matagal na hindi ko makita. Nung pinabayaan ko na, edi... Saan mo nakita? Ha? Saan mo nakita? Nag-ais ako ng ano, ng... headlight nung sasakyan ko. Naganap ako ng tools. Andun sa may lagay ng tools. Ang beer. Nakarating dun. Sa tools. Ginagamit ang bukas ng sasakyan. Siguro nasama dun sa ano. Ayan. Ano pa pag-uusapan pa na natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa YouTube. Ay, oo. Namimiss ko yun ng pag-YouTube na yan. Diba? Speaking of YouTube, sobrang miss ko talaga yan. Yan ang first love natin eh. Oo. Kaya tayo nandito sa YouTube eh, di ba? Itong video na panonoodin namin ay tungkol sa YouTuber. Tapos, yung experience niya tungkol sa YouTube at pagiging YouTuber niya, kung paano niya ginawa na maging successful siya sa YouTube. Kasi, And take note ha, hindi ito ano, kagaya ng typical na YouTuber na bata, guwapo. Diba? Hindi siya yun. Kaya kasi marami nagsasabi, mga bagay lang sa YouTube yan, yung mga maitsura. Mga mukhang artista. Mga mukhang artista. Yun lang yung mga sumisikat sa YouTube. May maraming nagsasabing ganun. Pero in fairness ha, ako nga pala, puputulin ko muna yun. Napansin ko, mula nung pinag-usapan natin yung mga agaya sa topic ni Dr. Joe Dispenza, yung mga ganun. Kung babalikan ko yung mga unang video natin, alam yung itsura natin. Parang mas matanda tayo ng mga unang panahon. Oo, grabe. I-replay nyo yung, ano, yung mga unang podcast namin, tsaka ikumpara nyo sa itsura namin ngayon. Grabe, kasi ang laki talaga ng epekto ng ano, tinuro ni Dr. Joe Dispenza. Hindi lang siya nakakatulong mentally, pati physically outside. Oo, diba? Sa malaking bagay. Na ano, lalo nating pag-aaralan yung malalalim niyang ano. Oo, napakaraan. Abangan niyo yan. Oo. Kasi hanggat hindi mo nabubuo yung bits ng impormasyon, parang ano lang siya. Kung saan mo makukuha. Hindi mo magigets yung buong picture eh. Ba't namin sinasabi na maganda yung ano niya? Tama. Research niya. Oo. Hindi nyo pa maintindihan yan sa ngayon. Pero, syempre, makikita nyo naman. Maniniwala kayo kapag mismo sa inyo na nangyari. Pag na-experience nyo na. Kaya nga sabi ko kay ano, yung sa kapatiran natin, kay kapatid na Silpa. Nag-challenge. Kasi nga, Facebook, ano yun eh, famous na sa Facebook eh. Facebook Reels. Oo, Facebook Reels eh. Sabi ko nga sa kanya eh, ano, madam, try mo challenge kita 1 week. Wala kang gagawing, ano, complain. Eh, hindi ka magko-complain sa kahit na ano. Kahit anong mangyari, huwag kang magko-complain. Oo, kahit anong mangyari, walang lalabas sa bibig mo na mahirap, mainit, basta kahit anong complain. Subukan nyo rin sa inyo kasi kami nung ginawa namin yun, grabe ang sarap sa pakiramdam. Tsaka yung, yun nga, hindi ka magko-complain. Kapag ginawa mo yun, magagawa mo rin yung hindi ka makakakita ng masama sa ibang tao. Tama. Hindi ka makakasumbat o makakahatol sa mga ginagawa ng ibang tao na sa paligid mo. Kapag gaganon kasi, nawawala yung mental na parang lahat ng nangyayari sa'yo, biktima ka. Oo. Kaya ka nagre-reklamo eh kasi biktima feeling ka. Mo biktima ka. Yun ang nakikita mo. Pag mainit, biktima ka ng init. Pag umuulan, biktima ka ng ulan, 'di ba? Oo. Pag pagod naman, ka, biktima ka ng ibang tao. Oo. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya pag binago mo yung pag-iisip na 'yon at baliktarin mo, magbabalik din yung tingin mo sa halimbawa, 'di ba, mainit.
imbis na magreklamo ka mainit, magpasalamat ka kasi ay salamat, pinawisan ako. Kaya salamat, mainit, hindi umulan, makakapaglakad ako ng ano. Yun, oo. Hindi basa. Iaano mo yung, iaano natin yung isip natin dun sa positibo. Kaya naman, diba? Pag umulan ay salamat, hindi mainit. Oo. Diba? Totoo yun. Naman yun. Salamat umulan, hindi oo, mainit. Hindi mainit. Diba? Kasi kung kukontrahin mo yung nangyayari sa'yo, para yung agos na tama, hindi ka makakatuloy. Oh, stuck ka. Galing, oo. Oh. Yan sinasabing go with the flow. Oo. Oh, oh. Narinig ko nga yun yung flow. Ganun kasi talaga ang flow. Oo, oh, oh, ganun. Hindi mo siya dapat pigilan. Hindi ka kasi lalago eh kapag kapigil ka eh. Tama, oo. Oh. Meron nga kasabihan eh. Hindi ka makakaabante kapag kayo lahat ng mga tumatawal sa'yo, papansinin mo. Oo din yung flow eh. Kailangan diretso ka lang. Hayaan mo sila. Mm-hmm. Hayaan mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Ngayon, diretso ka dun sa kung ano yung iniisip mo na beneficiary sa'yo. Tama. Sa ikagaganda ng katawan mo, sa ikalulusog ng katawan mo, sa ikayayaman mo, yun ang mga dapat mong isipin. At kapag ka dumating ka sa punto na yon, hindi mo maiisip na biktima ka ng mga pagkakataon. Mm-mm. Kasi alam mo, ikaw yung gumagawa ng destination mo. Tama, yun ano. Kaya itong pag-uusapan natin ngayon, napakalaking bagay ito, lalo na sa mga YouTubers. Oh, ganda nito, grabe. Bagong upload niya lang ito. Kaya yung mga bagay ito doon sa mga taong nag-iisip na, bakit ako gagawa ng video, diba? Tama. Kasi ngayon, pinayo niya dito na kailangan gumawa kayo ng video. Diba? Ganda na nga sinabi niya. Oo, dito, ganda. Simulan na talagang natin. Talagang tumpak sa oo, mga YouTuber. Bagay na bagay sa inyo to. Bagay na bagay sa atin to. Oo. Kaya nga mula nun eh. Ito na nga pala, no? Warang coincidence. Kasi talagang ano eh. Nagpuporsige na akong gumawa ulit talaga ng mga video eh. Kaya umorder na ako nito eh. Kasi di ba nagdi-deliver nga ako? Ang hirap naman yung hawak ko yung cellphone, no? Kaya camera. Habang nagbablog, ang ginawa ko, bumili na ako ng strap sa ulo. Ito guys, ito, nabili ko sa Shopee. Mura lang to ha, kung gusto nyong mag-vlog, walang masyadong abala sa inyo. Kasi nga, mahirap diba, yung hawa, ano pa. Ito kasi, bagay to, isusuot mo lang sa ulo mo, ganyan. Hindi ko pa nasubukan din to, na lagyan ng ano, yan, pag kinabit mo dyan, pero kailangan siguro may sombrero ka. parang kasing ano eh, di bagay eh. Parang katsupoy dito eh. Kailangan siguro may sombrero ka or bonnet. Yan. Doon may ipit sa sombrero. Oo, doon may ipit sa sombrero. Tapos dyan mo ilalagay yung camera mo, yung GoPro mo. Yan, pwedeng-pwede na. Kung saan, ang maganda kasi dito, kapag dito nyo nilagay yung camera nyo, kung saan ka tumingin, andun yung ano. Kasi yun yung magsisilbing mata mo eh. Yun ang magiging mata focus natin mo eh. Oo, yung camera. Yung camera. Kaya bumili na ako nito. Kaya yan, makagawa na ulit tayo ng mga video. And ipapakita ko sa inyo kung pa kung saan ako nagpupunta, ano yung mga ginagawa ko. Then, sasamahan natin ang ano, kapupulutan ng aral yung mga video na yon. Mga experience namin, kung ano pa yung mga pinagbago sa amin mula nung ano, mula nung pagkabagsak namin. Ano yung mga nag-improve sa amin para maipakita namin sa inyo. Pero syempre, tuloy na natin to. Again. Ano ba pangalan nito? Ang pangalan niya si Myron. Ayun, Myron. Myron na naman. Talaga itong taong to, Myron talaga. Laging Myron. Dito, eh. Wala, dito lang, hindi na. Hindi nawawalan. Hindi ito nawawalan eh. Lagi itong Myron. Okay guys, ang title ng video na to, pag pumunta kayo sa video ni Myron Golden, yung pinakaunang upload niya, ay pinaka-latest na upload niya, yung ang title is My First Year as a YouTuber. Sige, panoorin na natin, tapos mag-reaction na lang tayo. Galing nga nito, yun, kasi isang taon pa lang siya. Pero matagal na siya sa YouTube. My first year on being a YouTube YouTuber. I guess that's what it's called, a YouTube YouTuber. And I'm going to tell you the lessons I've learned. I'm going to show you the money that I've earned and what that looks like for me as a business. Because I've been on YouTube for 16 years, but I didn't start doing YouTube as a YouTuber until April of last year. And the lessons I've learned have been monumental to the degree where we earned last month $49,000 and change. Oh. Just the money YouTube paid us. Grabe to send no? us clients. So just let that 49,000. Here we go. So what have I learned? First thing I learned was, and first, in fact, I'm going to tell you the genesis of this whole thing. I got signed up on YouTube March 15th, 2007. And I got signed up because my nephew. Oo nga pala, no? Ito si Myron, yan, no? Yung sinasabi namin na hindi kailangan na typical na
ng vlogger na kailangan gwapo, kailangan artistahin, di ba? Hindi ganoon eh. Sabagay, sa wala naman talagang pangit at gwapo, di ba? Pagdating sa YouTube eh. Oo. Ang importante sa YouTube yung meron ka talagang mapupulot. Kung ano yung maibabahagi mo sa viewers. Tama. Kung ano yung maibabahagi mo sa viewers. Oo. You saw a video on YouTube and he created like a reaction video to that video and he got like 50,000 views in 3 days. I'm like, what is that? And then I started creating some videos, just putting some stuff out there. My videos didn't have titles, they didn't have thumbnails, they didn't have editing, they didn't have production quality. I was just being a talking head. In fact, I have some videos, maybe not from 2007, but I got some videos from before 2010 on YouTube right now. I'm pretty sure that you can go and watch, and they weren't very good. But I was doing YouTube. Now, started March 15th, 2007. I went to a mastermind in October of 2021, and there was a guy there, his name is Daryl Eves. And his name is spelled D-E-R-R-A-L, and last name is E-V-E-S. And Daryl wrote this book called The YouTube Formula. But I didn't know he wrote a book called The YouTube Formula. He was just talking about YouTube. And he was like the brain trust behind the film series The Chosen. And he was telling me about all the he was telling everybody in the room about all the stuff that happens with that YouTube can do, and how this film series was the most successful film series, crowdfunded film series in history. And I thought, huh, that's interesting. But the thing that he said that got me was, he said, in the last couple of years, we've sold $29 million worth of swag alone. Hats, t-shirts, sweatshirts, and hoodies. From a Galing, YouTube video? I was so confused. I'm like, what are you talking about, bro? Ginamit nila yung YouTube platform, eh, no? Parang ito yung pinaka-online shop. Oo. No? Kasi hindi naman talaga sa ad revenue ka lang na YouTube kikita, eh. Oo. Kapag ka meron kang malawak na awareness pagdating sa monetization, hindi lang aasa ka dun sa ads. Ad revenue. Oo. Maraming sources of income na pwede mong pasukin pagka nasa YouTube ka na. Pagka marami ka ng connection o mga viewers na nakonektahan, pwede mo sila maging customer kung ano man yung Tama. Gusto mong mag-i-offer sa kanila na product. Hindi mo kailangang umasa dun sa mismo kay YouTube. Views. Oo. Sa pagiging YouTuber, kung meron ka talagang awareness na hindi mo kailangan ng sobrang daming views para kumita. Totoo. Hindi mo kailangan yun. Ang kailangan mo, awareness para kumita ng pera. Kung paano, kumita. Tama. May 2 views ka o 3 views o 5 views. Depende yan sa'yo. Paano mo siya i-convert? O kung paano may ma-i-convert yung viewers mo as customer mo, client Oo, mo. Tama. Kasi karamihan nag-iisip, kaya nag-YouTube, nawawala ng gana kapag konti yung views. Tama. No? Kapag nag-YouTube kayo, guys, huwag nyong isipin na hindi kayo kikita dahil konti ang views nyo. Yun. Kasi pwede nating i-monetize yung channel natin na hindi maumaasa sa ad revenue. Pwede Oo. Nating gawin tong parang TikTok shop. Pwede itong magkaroon ng shop. For example, meron kang ang niche mo is pagluluto, di ba? Di ba, ang niche mo pagluluto. Pwede mo siyang lagyan ng yung YouTube mo, pwede kang magkaroon doon ng shop na meron kang ibinebentang kitchen products. Kagaya ng mga sandok, di ba? O kaya mga courses ng pagluluto. Yun, oo. Lalo na yung mga courses. Oo. Yun ang pwedeng-pwede mong ano. Yung mga ibang influencer eh, ginagawa. Affiliate ng gambling eh. Di ba? Oo. Dun yung mayaman eh. Sabi, pag naglaro ka, yayaman ka. Pero hindi totoo yun. Oo, hindi totoo yun. Ang yayaman dun yung... Yun, pinag-registeran mo ng link. Kaya sila yung mayaman. Sorry, ano? Sorry, pero yun ang totoo. Oo. Kaya nga ano eh, pili lang talaga yung makikita mong may moral na influencer. Mapapansin nyo, sino ba yung mga, kaya kung halimbawa merong mga nag-aano ng mga sugal, magdalawang isip na kayo kung talaga bang magandang influencer sila. Diba? Getuloy natin to. And so he got done talking and he gave us all these different stats on all these different YouTubers and all this different stuff and I'm like, that sounds amazing. And so I went to Russell, because he was speaking at Russell's Inner Circle. I went to Russell and said, Russell, I need to talk to that guy. He was backstage. I need to talk to that guy. I got to give him some money. So eventually, Russell worked it out, because he and Russell had a meeting. And then after that, he let me go back and talk to him. I said, do you have a coaching program? He said, yes. I said,
Can I pay you for it? He said, it's $15,000. I said, can I write you a check right now? Grabe, no? Now, I'll 15,000? Say this. We hired him as our YouTube coach. It changed everything. The dude is a genius. And we've taken his YouTube course, I mean coaching investor program, kasi. And we've read his book, and everything that he teaches in the course, for the most part, is in the book. Like, if you read his book and you do what it says, your YouTube channel will be a success. Like I'm not endorsing him because he asked me to. He doesn't even know I'm saying this, right? I'm just telling you, if you want to make money from YouTube, get the YouTube formula book, read it, do everything it says, even when you think you should do something different, and you're going to get paid. Okay, now, having said that, he taught us a lot of things about thumbnails and titles and the YouTube algorithm and how to use YouTube Studio and turning on monetization. Like, when we first turned on monetization in February of last year, Zach said, Zach is a person on our team. He said, I'm going to turn on monetization. I said, okay. He came back the next month. He said, well, we made $305 on YouTube. I said, we didn't do anything. We literally had not even put up a new video since June or July of the previous year. For what? He said, because you have videos on YouTube. Okay. Like, I didn't understand it. It didn't make sense. Next month he came to me and said, we made $353 on YouTube. I'm like, what are you talking about? Made $353 doing what? Because we still haven't put up any new videos. Like, we started coaching with Daryl in January. Daryl said turn on monetization because I already had 40 videos out there. They didn't have very many views. They weren't very good. They were just there. He turned on monetization. We, our very first month, without doing, with zero attention or intention, just push a button, click a button, it's on. They started sending us money. Ayan, ito kasi yung kinikwento niya dito, ano siya, ano, bago pa siya ma-monetize talaga, or i-monetize, marami na siyang video eh. Gumagawa na siya ng mga video nun. Then, yun nga, hindi naman siya nag-upload daw ng mga bagong video, pero kumikita siya. Kasi nga, sabi niya dyan, 2007 siya nag-umpisang gumawa ng content. Oo. Hindi. Oh, tama, 2007. Tapos, yung talagang content niya dyan na natitira, meron siyang hanggang 2017. So, naging focus lang sila 2021. Mm-hmm. Ganun ka, ilan yun? 2000, kung 2007 hanggang... 2021, 14 years. Tama, 14 years na nandun yung mga video niya. Kaya ito, nung mapakinggan ko to, biglang bumalik sa akin yung pinapanood ko na si ano yun, si ICT, si Michael ang pangalan, forex trader yun na napaka ano, legend tawag nila, napakagaling. Kasi ang tinuturo niya talaga fundamental. Ibig sabihin yung ano, yung pagkakaroon ng long-term mindset. Kasi bilang tao no, ang iniisip palagi natin, ang successful sa atin, yung ma-reach agad natin yung gusto natin within a minimum period of time. 6 months, 3 months, di ba? 1 year. Pero nung mapanood ko si ICT, binigyan niya daw yung sarili niya ng 20 years para maging successful. Sa, yun yung ano niya. Sa forex. Sa forex, oo. Sa ano, sa buhay. Si ano nga rin siya, nung 20 years old siya, ano rin siya, broke, ano din siya. As in, wala talaga siyang ano. Then yun, sabi niya, yun daw ang binigay niya. Pero hindi naman daw, awa ng Diyos, hindi daw umabot ng 20 years. Ilang taon? 10 years, sobrang ano na. Hindi niya inaasahan. Laki na nun. Laki na. Hindi na, unstoppable na. Wala na yun sa 20 years na ano niya. Oo, na... Na in-expect niya. In-expect niya. Lampas pa, ano? Lampas pa, grabe. Basta ang inaasahan niya, maabot niya yung narating niya ng 10 years, 20 years pa. Oh, pero nga dun nga sa kung ano yung kwento nun, yung 20 years na yun, nalagpasan niya pa yun eh. Oo, nalampasan pa. Nung 10 years na yun. O nung 10 years na yun, nalampasan yun pa. Dun. Kagaya nito nila Myron, di ba? Imagine, 14 years. Tsaka hindi alam ni Myron na may monetization. Oo, hindi alam. Nag-upload lang siya to get views. Kasi may negosyo to si Myron eh. Oo. Ginagamit niya ang YouTube para talaga sa negosyo niya. Coaching. O nag-ano sila, nag-co-conduct sila ng video. Seminar. Gumagawa siya ng video para yung ibang mga prospect makakita rin siya. Oh, then inuupahan siya. Baka may hindi alam yung mga tao about kay Myron, pwede natin ikwento dito. Oo. Kung ano nga ba yung paano nga ba siya kumikita talaga? Hindi, masyado mahaba yun. Mahaba yun. Kwento na to. Sige. Pero malalaman din natin yan sa mga ano. Oo. Basta yun yung inaano niya, kaya siya gumagawa ng video. Oo. Para yan yung product niya and service niya. Dito ko kinikwento niya kasi na hindi niya objective yung, well, hindi niya alam na kasi na merong monetization. Oo. Sa YouTube. Kasi nung pumasok nga ang, parang kailan lang naman kasi na monetize, ay nagkaroon ng ad revenue ang YouTube eh. Kailan lang? 2018, ano eh. Halos bagong-bago pa nga lang yan. Kasi nung pumasok tayo. Halos bago pa lang yan. Kaya papaano pa lang?
Noong mga panahon na yun, naglundagan lahat ng mga Pilipino sa ano eh. Sa YouTube. Oo. Mm-hmm. Kahit si Kong TV, sabi niya, hindi niya alam yung monetization na yun. 2016 lang siya nag-ano eh. Na-monetize. Sabi niya, 10 years. Bago siya talaga kumita. Sa YouTube. Oo. Isipin niyo yan, 10 years. Mababanggit yan dito ni Myron eh, yung 10 years na yun. Oo. Kaya yung mga nagmamadali dyan about sa, ano, hindi kumikita sa YouTube, di ba? Walang ano. Panoorin niyo to, malaking bagay sa atin to, guys. Then, so that was February, March, April 1st, 2022, we started creating YouTube videos. Now, so April 2021, we made 1400, it was 1470 something dollars. I'm just going to call it 1400. I'd rather say less than more. Okay? May of 2022. May 2022, they paid us. Are you ready for this? I'm telling you this for a reason, because how many of you would like to get paid from YouTube every month? They give you a direct deposit every month of hundreds or thousands or tens of thousands of dollars. Siyempre lahat. Okay, cool. So, are y'all okay that I'm talking about this? If yes, yeah. Okay, cool. Okay, so we did one video in April. One video a week. That's what we were doing. We were doing one video a week. One vid per week in April. Oh. We stepped it up a little bit in May because we saw we the only video we did was our Bible study. We were doing our Bible study anyway. We just turned the camera on. So that's the clue number one. Do something you're going to do anyway and do it in front of a camera. Now, we should have already learned that from Rachel Ray, right? She's like, how many of y'all can cook? So why are you not millionaires? Because you forgot to turn the camera on. Right? How many homemakers in here who love to bake and love to sew? Anybody like that? Well, okay. But if you're watching on YouTube and you love to bake and you love to sew, why aren't you a billionaire? See, we already learned that from Martha Stewart. Turn the camera on. Diba? Yun yung keyword eh. Turn the camera on. Turn the camera on. That's kahit why you don't... ginagawa mo eh, no? Kahit ano talaga. May manonood at manonood. Oo. Meron nga nag-comment sa atin. Kailan ba yun? Nakarang araw ba yun? Nabasa ko yung comment. Ah, nabasa ko nga kanina yun. Wala sana yung mga viewers. Sabi ko, meron. Hindi na wala ng viewers. Sabi niya, ano, wala ng viewers, Lods. Ganun yung comment niya. Sa atin, hindi naman natin tinitingnan na yun eh. Oo. Kasi mas malayo na yung nakikita namin doon. Mas malayo na. Hindi kami nangangamba na konti yung nanonood. Kasi hindi mo kontrolado yung manonood sa'yo eh. Pero yung content na gagawin mo, yun ang kontrolado namin. Yun. At yun ang gagawin namin paulit-ulit. Kagaya ng ginagawa namin ngayon. Tama. Learned, hey, you're curious and like to ask questions? We learned from Oprah Winfrey what? Turn the camera on. Like, this, I mean, we could call this video just turn the camera on. Like, do the stuff you go and do anyway and turn the camera on. Like, you work on cars? Great. Turn the camera on. You're a plumber? Great. Turn the camera on. You're an electrician? Great. Turn the camera on. Like, whatever you're doing anyway, especially if you're doing something that already makes you money, turn a camera on. It'll make you more money. Yan yung tinatawag natin na leverage na talaga. Oo. Diba? Like, sino ba yun? Yung dating... Sino ba yun? Yung dating... Yung nakakasar tumawa. Ngayon, sa Saudi? Oo, ngayon nagre-reaction video siya. Yung nasa Saudi? Si... Pataba? Hindi, payat. Ha? Si ano? Na taga-Saudi ba? Yung tumatawa ng nakakainis, tapos ang daming basher dahil sa tawa niya. Nagla-live rin dati. Sino? Lalaki. Ah, si KJ Avellino! Oo. Alam mo ano ginagawa nun? Oo. Nanonood siya ng mga video na, halimbawa yung mga ABS, yung mga viral na ano. Oo. ABS, tapos nagre-reaction video siya. Sa sarcasta kayo niya? Hindi naman. Nanonood lang siya, tapos may konti siyang sasabi. Gaya rito sa atin, kaya mas konti lang sinasabi niya doon. O, diba? Parang nagre-react lang talaga siya kung natatawa siya o naiiyak siya. Yan yung sinasabi ni Myron, na turn your camera on. ang ginagawa niya kasi, para siguro hindi ma-detect ng, kasi makaka-copyright ka noon, ABS yun eh, tsaka GMA. Ang ginagawa niya, pinalalabo niya yung ano, yung... Audio. Audio, tsaka yung mismong video. Ng ano... Nilalagyan niya na parang stripe o kaya malabo. Oo. Pero may makikita kang ano. Maano mo pa rin yung scene? Kasi 2-in-1 yun eh. Nanonood ka na. Nag-enjoy ka na. Oo. Nag-enjoy ka na. May content ka pa. May content ka pa. Pwede ka pang kumita. Oo. Kaya nga ang isang araw nun,
Limang beses yata mag-upload yung schedule. Limang beses yata sa isang araw eh. Ang tawag doon consistency. Kasi nga, yung ginagawa niya, enjoyment. Nag-enjoy na siya doon. Oo. Parang ano niya na lang yung monetization siguro at saka yung views. Side effect na lang yun ang ginagawa niya. Tama. Kaya kung marirealize to ng mga YouTuber, lalo ng mga baguhan ako po. Mm-mm. Perfecto yung ganitong klase. Kaya tama yung sabi ni Myron eh, kung ano yung ginagawa mo, i-video mo, di ba? Kaya nga yan, abangan nyo yung pagde-deliver namin. Kasi napakarami, sa totoo lang, kung nabibidyoan ko yung mga kaganapan doon sa deliver, pati kayo matutuwa eh, di ba? Kasi masaya talaga yung ginagawa namin sa pagde-deliver. Kasi iba't-ibang tao yung nakakasalamuhan natin, di ba? Iba't-ibang karanasan. At yun yung gustong panoorin ng mga tao. Oo, kasi likas na marites talaga ang mga tao. Kasi curious sila kung may matututunan sila dun sa mapapanood nila, 'di ba? Ganun naman tayo eh. Oo. Curious tayo na meron ano ba yung mapapakinabangan natin, oo. Mm-hmm. Kaya nanonood. Kaya nga sa kadalasan minsan na hindi marunong yung iba na walang awareness pumili ng content. Kahit ano na lang. Mm-hmm. Nagiging curious sila kung prank, kung paninira ng YouTuber sa ibang YouTuber. 'Yun ang hindi maganda. Oo. Syempre, kung gagawa ka ng mga ganitong bagay, sa bagay, buhay naman nila yun. Oo. Oh. Sige, tali natin to. That's pretty cool concept, right? Just turn the camera on. You sell insurance, you sell real estate, you sell financial services, you sell cars. Turn the camera on. Okay? I know I'm fussing at y'all a little bit because y'all was looking a little hard-headed at first. Okay? Turn the camera on. So, month number two. Okay, so this is where our intentions start. This is like, we weren't just doing YouTube now. We were doing YouTube with intention. Yun. Right? YouTube. Yan na yun. Yung magsisimula ka na talagang mabuhay ng may intention. Oo. Gagawin mo na ng sasadyain mo. Oo, totoo yun. Our intention started April of 2022, May 2022. They didn't pay us $1,400. They paid us $15,000. Wow. And I said, layo eh. What? Pati siya nagugulat eh. I said, what? From 1-4 naging 15 eh. And then June, nabawi niya yung pinambayad niya kay Darren. Oh, yung pinambayad niya, 15K lang din yun eh. They paid us 27,000. Ayun. Are y'all listening now? Everybody, do I have anybody's undivided attention? Okay. Then, as if that ain't bad enough, in July 22, they paid us $44,000. Wow. Grabe. I'm ecstatic, but I'm confused. Sa piso, magkano yun? 2 million, mahigit? 2M? 2 million? Biruin mo yan? Samantalang gagawin mo lang, magbibidyo ka lang kung ano yung ginagawa mo. Oo. Yung binibidyo nito ni Myron, lahat ng experience niya eh. Oo. Lahat ng mga alam niya, ibinibidyo niya. Tungkol sa Biblia at saka tungkol sa negosyo. Kaya ganun kalaki ang ano nito eh, ang hawak niya na niche kasi more on business side talaga to. Tama. Si Myron. Kaya masyadong malaki yung RPM nito. Kaya nga yung may nagsasabi eh, kung may mga nagtatanong bakit ka mahirap ngayon. Oh, bakit? Kasi you did not turn your camera on. Oo nga eh. Diba? Yun ang sagot eh. May cellphone na lahat ng tao ngayon. Tama. Oh. May access lahat halo sa internet. Di ba? Yan ang isa sa dahilan bakit ka mahirap. Bakit tayo mahirap, di ba? Kaya mula ngayon, simulan na natin yan. Bukas na bukas o kaya mamaya kung meron kayong gagawin na pwede nyo i-video, gawin nyo na. All I'm doing is stuff I was doing anyway. But what I do? I turn the camera on. Yun. Now, in August, we made a mistake. I ain't just gonna tell you about the good stuff. What did I do? Yan na yan. We started another channel for running ads to retarget people who had already watched our videos. So retarget means you ever watch something, you go to a website and then all of a sudden you start seeing ads for that website. The reason you're seeing ads is because they retargeted you. Right? They're saying if somebody comments or if somebody watches X amount of time of this video, then retarget them and then show them my ads. We've started buying ads on Google, and guess what happened? They started turning off our organic traffic. So we went from 44,000, 8,
2022. Then it went down to 27,000 again. Bumaba. And then after that, it went down again, I think like 18,000. And then I found out that running ads on Google when you have organic growth is a mistake. But, and so we turned it off, but it was too late because it kept going down. And it got all the way down to where, I think it was January of this year, it was 14,000. Grabe. Grabe. January of 2023, 14,000. And then February, it was only 10,000. But then, tingnan mo yung ano niyan ha, yung pansinin mo, obserban mo. Oo. Nagbayad ka na kay Google ng ads. Bumaba pa yung ano mo. Bumaba pa yung revenue mo. Hindi, kasi bumaba yung revenue niya dahil kasi bumaba yung views. Engagement, yung views. So, mm-hmm. Hindi ganong nare-recommend o nasasuggest yung video ni Myron. Tama. Kasi more on ads nasa, na yung siya, video nasa na. Ads. So. Ito yung tinuturo namin dati about sa kahalagahan ng retention. Diba? Yan nga eh. Kasi nga kung may ads ka, tapos mapipindot yun ng hindi naman interested dun halos sa ano mo, parang oh, accidental. 5 seconds lang. Oo. Hindi, accidental. 5 seconds nga, skip agad. Ang ito magiging... nga naman kasi, gumawa siya ng bagong YouTube channel. Oo. Tapos yung YouTube channel na yun yung idinirekta niya sa ads. Ngayon yung ads na yun, ang tinatarget nila yung mga viewers nito, nung channel niya. Oo. Ah, nahati okay. Ngayon yung views. Imbis na sana kumita na yung channel niyang luma, yan doon na, nanonood, doon na ano. Imbis na, oh, imbis na lalong mag-grow yun kasi organic yun, di ba? Mm. Nahati. Ang problema nito, nagbayad ka na, bumaba pa yung revenue mo. Nanal. Diba? Oo. Totoo yan. Hindi ka na nga nagbabayad, organic, mas mataas pa yung kita mo. Pero yung ginawa nila dyan, nagbayad na sila ng ads, bumaba pa yung engagement nila. Kaya isa yan sa naalala ko din kung yung mga pagkakamali natin sa channel natin na naiisip ko, what if kaya hindi tayo talaga LS tour, nagla-live sa ibang channel. Imagine, di ba? Kasi parang ang nangyari sa Brotherhood's channel, guys. Di ba, itong channel na to, lupa, sakahan namin to, di ba? Ang nangyari kasi nun, imbis na sakahin namin yung channel namin, dun lang kami magtanim, dun kami magbungkal, di ba? Dun kami aani sana, eh, hindi namin nagawa nun noong mga panahon na yun, lumilipat kami sa iba't ibang channel. Isa yon sa naalala kong pagkakamali namin na nakasira din dun sa channel namin. Which is, para sa akin, ano yun, good thing yun, di namin na anong negatibo yun. Kasi yun yung mga lesson na natutunan namin ng husto. Oo. Siyempre, kung hindi ka naman magkakamali, di ba, hindi mo rin naman malalaman kung ano yung dapat mo nang iwasan. Oo. Ano yung dapat mong gawin. Tama. Sa susunod. Kaya kung meron kayong mga channel, huwag kayong masyadong maglagay ng maraming channel, lalo na kung pare-parehas naman yung niche. Oo. Di ba? Isang channel lang, mag-focus lang tayo sa isang channel natin. Then yun yung paputukin nyo ng husto. Mm-hmm. Yun ang paputukin nyo. Once na pumutok yun at talagang hindi nyo na kaya, pwede kayo mag-delegate ng ibang, pwede na kayo mag-outsource kagaya ng mga scriptwriter, yung mga totoo yan. Cameraman, ganun. Para... saka kayo gumawa ng ibang channel na gusto nyo pang mas pagandahin yung mga leverage. Oo. Ganun yung ginawa ng ibang mga malalaking YouTuber. Mr. Beast. Isang example, di ba? Daming channel nun. Lalo yung collaboration na napakagandang gawin yung mga collab. Importante yun. Kung meron kayong mga kakilala na may mga YouTube din, hindi yung makipag-collab kayo. Back up again. Like, April of this year was 29,000 and then May of this year was 49,000. Wow. All of what I just said, even though I'm living it, like right now, and on the 22nd of every month, YouTube puts money in my account to the tune of thousands and tens of thousands of dollars, it doesn't make sense. This sounds crazy to me. Now, if it sounds normal to you, then you're way different than me because it sounds crazy to me, and I'm living it. Okay, now. Ano kasi ito si Myron, may pagka-tag dito. Uptown boy. Hindi siya masyado ano talaga sa technology tsaka sa ano. Oh, kaya manghang-mangha siya pagka mayroong mga ganyang bagong nangyayari. Mm-mm. Why did I show y'all that? Because before I start telling you what I've learned, you have to care. You have to care enough to pay attention to it. And so I am telling you, and by the way, I did not start out with a goal of, I'm gonna make 10,000, 20,000, 40,000 a month on YouTube. That was not a goal. I didn't have a goal. My monetary goal was not, I didn't have one. I had an activity goal. I had an action goal. I did not have an outcome goal. I had an objective goal.
So what was my objective? My objective was to consistently do at least, when I started YouTube, this is my objective, to consistently record and post one video a week, one really, really good video a week for 10 years, no less than 10 years. I don't care if I make any money or not. Diba? 10 years? Yun ang goal niya. Sa loob ng 10 years, magpo-post siya ng isang video kada week. Yun ang goal niya nung nag-umpisa siya. Oo. Sipin mo yan. Yan yung ginagawa hindi na natin. Hindi siya naka-focus sa outcome, kung anong mangyayari sa 10 years na yun. Naka-focus siya dun sa gagawin niya sa loob ng 10 years. Oo. Ito gagawin ko sa loob ng 10 years, araw-araw. Kaya linggo-linggo. Kaya ito rin yung naging ano namin eh. Goal namin. Na every week, every Saturday, kailangan talaga meron kaming magawang upload ano, na podcast. Tama. Kasi nakikita namin tong podcast, grabe, lalaki to sa Pinas. Tandaan nyo guys, no? Hindi lang million ng ano. Tingnan mo yung PBD, nakita mo yun? Yung kaya, oh, no? Grabe. Isang araw pa lang, Andrew Tate yung ano niya, in-interview. Grabe. 4 million views na yata. Yun. Kasi ano eh, no? Nandito tayo sa panahon ngayon na alam nyo guys, no, hindi ko alam kung aware kayo, pero I'm sure na maraming hindi aware sa ganitong bagay. Na sobrang daming tao ngayon na masyadong hook sa mga short videos. Sa mga short, oo. Mm-hmm. Kasi yun nga yung pinoprogram ng ano, social media. May reels tayo na maiksi, may YouTube shorts, meron TikTok shorts, na sa totoo lang, hindi siya talaga ganun. Maraming ano, I mean, yung kumbaga, makukuha ang impormasyon. No, hindi siya puno. Oo, hindi kumbaga, siya puno. Kumbaga, ang release nga, ano eh, kulang ang impormasyon eh. Oo. Kaya ang nagagawa ng mga short form content, pataasin lang yung dopamine level mo na mag-click, mag-scroll. Yun. Yun lang nagagawa niya. Pero yung mismong ihubog yung isip mo. Tama. Sa mas mahabang, ang tawag nila doon, long retention na concept. Parang magko-concentrate ka sa isang mahabang content na i-consume yun. Yun ang nawawala ngayon eh. Kaya nga ngayon, ang memorya ngayon napaka-iksi. Tama. Kaya mas pinipili talaga namin yung panoorin yung mga 30 minutes, mga 40 minutes na video. Oo. Pakinggan. Kahit pakinggan lang namin, sa totoo lang. Hindi naman namin, hindi nyo naman kailangan panoorin eh. Importante, marinig nyo kung ano yung message yun ng video. Yun ang pinakamalaga yung pandinig. Mm-mm. Yung visual, hindi ganong ano yan sa pagdating sa, lalo na sa pananampalataya o sa paninig. Oo, hindi mahalaga yan. Hindi mo kailangan ng sight. Yung pandinig talaga, yung tenga mo ang magagamitin mo. Oo. Kaya simulan nyo na manood ng mga mahabang video kung gusto nyo talagang mapuno yung utak nyo. Not for 10 years. I don't care if I get any subscribers or not for 10 years. I don't care if we get any following or not for 10 years. I don't care. Because I know that if I do it for 10 years consistently, if I'm not good, eventually I will be good. Yun. And I also know that, 'di ba? Yun yun eh. Yun yung end goal ano, nun eh. Para mas lalong maging magaling. Kasi kapag ka ikaw na yung best version mo, susunod na lahat sa iyo, subscriber, views. Tama. Lahat 'yan susunod sa iyo eh. Kapag ka ikaw na yung pinakamagaling na version ng ikaw. Ang tawag nun, attraction. Oo. It's probably not going to take me 10 years to get good. Some of the skills that were necessary I already had. I didn't have all of them, but I had some of them. And I decided, I said, this is what I'm going to do. I am going to make sure that I don't overestimate what I can do in a year and underestimate what I can do in 10 years. Because there's nothing that I've done in my life more than likely cost me more money than overestimating what I can do in a year and underestimating what I could do in 10 years. And so you do it for a year and it doesn't pay you what you thought you'd make. And then you stop doing it and you don't make out, you don't like stay in it for 10 years long enough to get good. And so, like, I'm not telling you on YouTube right now, I'm not telling you do a video a week. If all you can do as far as a good video is concerned, do one video a month, but it's good. Do one video a month, release it on the same day at the same time every month. Kasi merong ano yan, merong, kaya yung sinasabi ni Myron na dapat mag-upload ka ng, basta merong ka-upload nung araw na yon at eksaktong araw na magiging fixed time mo na pag-upload. Merong may mangyayari dyan eh. May mangyayari at mangyayari na hindi mo inaasahan. Na sa dami ng in-upload mo, may isa lang dyan na sumabog. Lahat ng video mo yun madadamay. Tama. Magiging isang curious. Video lang, oh. Isang video lang sumabog magiging sa'yo. Magiging curious yung mga tao eh. Magkaroon ka lang isang video na viral. Lahat ng, sino ba to? Magagano'n. Tama, eh. Oo. Hanggang hahanapin ka na nila. Hanggang babalikan na nila yung mga luma mong video. Ganyan yung nangyari sa atin eh. Diba? Get ulit natin. Reward you for consistency.
So that's the first thing I learned. I'm going to be consistent. So here's what I'm going to tell all of you. This is almost so foolproof, like I can't imagine it not working for anybody. I can't imagine what I'm about to tell you not working for anybody. Make a decision that you are going to be consistently uploading a video to YouTube at least once a month, better like once a week, but at least once a month, a really good video, that you're going to do that for 10 years regardless of outcome. And if you will stick to your guns, in 10 years, you'll probably have at least 1 million subscribers. Here's the good part. The 10 years is going to go by whether you do it or not. So you might as well do it. How many y'all tracking? Wave at me if you're tracking. Wave at me. Okay. So here's what we want. Gawin mo man o hindi, mag-upload ka o hindi, lilipas at lilipas ang 10 taon. Tama. Kaya anong gusto mo? Lumipas yung 10 taon na wala kang ginagawa. O nung wala kang ginawa. Di ba? Hindi mo pipigilan lumipas ang oras eh. Oo, hindi mo pipigilan. Kaya sabi nga dyan, mag-decision ka na. Di ba? Here's what we want to do. We want to decide that we're going to do a YouTube video. Here's what you have to have. So here's what YouTube, I'm going to tell you, if you give YouTube what they want, they will give you what you want. What does YouTube want? YouTube wants two things. They want people to click on videos, and they want people to watch those videos for a long time so they can serve ads on those videos and charge the people who pay for ads. So if I help them do that, they're going to help me get everything I want. So y'all tracking. So YouTube wants two things. They want clicks, and they want watches. Not like Rolex watches. They want people watching. So clicks and watches. That's what YouTube wants. You get them to click based on the thumbnail. If you want to know how to make good thumbnails, go get the book by Daryl Eves, The YouTube Formula. I'm going to tell you some stuff I've learned about thumbnails that aren't in the book, but stuff that I figured out because communication, teaching, selling, marketing, all of that stuff is my jam. Okay? So watches. You have to actually be good. What does that mean? You have to say something people want to hear, not just something you want to say. Pag-usapan natin yan. Yan kasi, tawag nito. Marami kasing mga YouTube video, lalo na yung nagtuturo pa kami noon, mga nakaraang taon. Pag tinignan namin yung mga YouTube videos ng mga tao, pag nagsasalita, naka-live walang tao. naka-live walang tao. Diba? Diba? Paano mo magkakaroon ng retention? Oo. Yung video mo. Yan yung gustong sabihin dyan yan. No? Yung watches na yan, yan yung sabihin yan, yung sinasabi, actually be good. Kailangan nagsasalita tayo para makuha natin yung attention ng tao. Kung may sinasabi ka man, dapat yung sinasabi mo ay mapapakinabangan ng mga taong makakarinig. Tama. O gusto ng mga taong makakarinig. Oo. Kasi kung magsasalita ka lang kasi gusto mo. Meron ka lang ano. Hindi yun pakinggan ng tao, lalo na kung puro sarili mo lang sinasabi mo. Tama. Na ikaw ganito. Hindi yun pakinggan ng ibang tao eh. Kailangan yung content mo naka-reflect dun sa viewers mo. Nakaka-relate sila. Yes, oo. Nagre-resonate diba? Sila dun sa salita mo, sa mensahe mo, sa communication mo. Para mag-retent sila. Para manatili silang nanonood. Tama. Parang yung tinuturo natin dati, ibig sabihin ng content. Oo. Diba? Ano? Yun yung nagre-resolve ng mga problema ng tao. In short, para kang nagseserbisyo sa kanila. Tama. Sa mga viewers mo. Mm-mm. Kapag pinanood nila yung video mo, meron silang makukuha doon. May matitake out sila. Then yun yung magiging dahilan para balikan ka ulit nila. Oo. Kasi uy, may natutunan ako dito ah. Follow for more. Kaya na-entertain sila, di ba? Oo. Getuloy natin. And one of the reasons a lot of people don't do well on YouTube is because they're talking about what they want to talk about instead of talking about what people on YouTube want to hear about and they want to see about. Yeah. Best success advice I can give anybody on any subject in any arena, become obsessed with other people's success. And whatever that looks like to them. Oh. Become obsessed with their results. Become obsessed with their payoff. Hindi lang naman sa YouTube kailangan yan eh, no? Yung sinasabi ni Myron, fundamentals yan eh. Hindi lang yan, sa YouTube yan sa buhay eh. Talaga yan. Oo, sa negosyo, sa relasyon, lahat eh. Kung gusto maging matagumpay ka, ipokus mo na maging matagumpay yung ibang tao. Tama. Halimbawa, meron kang produkto, di ba? Tutulong yun sa ibang tao para masolusyonan yung problema nila. Ganun yung isang negosyo na matagumpay. Yung nagseserbisyo sa kapwa tao.
Di ba, yung pagtuturo ng tungkol sa pagganda ng mindset, siyempre kung tuturuan mo yung tao na gumanda yung mindset niya. Paano gumanda? Oo. At may a-apply niya yun, mararamdaman niya yung transformation niya, yun, nakatulong ka dun. May napanood nga ako, hindi ko alam kung audiobook yun o ano, kasi tulog na ako eh, pero naano sa isip ko eh. Sige. Na dito nga sa mundo, di ba? Oo. Abundance talaga. Diyos, no? Kasi may mga tao na ang mindset nila na para kumita sila ng malaki, or for example na lang dun sa pagtitinda, sa pagnenegosyo, no? Para mas marami silang mabenta, kailangan makuha nila yung customer nung kabila. Na mali pala yung mindset. Ang tawag doon is scarcity. Yun, oo. Parang ang ganito kasi yan eh, may dalawang klase ng perception eh. Yung sinasabi mong abundance, isang klase 'yon. Yung scarcity naman na sinasabi mo ay yung isa doon, yung scarcity. Oh, oh. Ang pagtingin mo sa dito sa buong mundo, para siyang tinapay na merong slice. Pagkakabahabahagi. Kinuha mo yung isang slice na yun, nawalan. Mawawalan, oo. Ganun yung tingin ng ibang tao. Kaya nga, kung ganun ang mentalidad mo, ang tingin mo sa negosyo, limitado, tingin mo sa ibang limitado sa tingin mo sa ibang tao, kakumpetensya mo. Tama. Kasi teka lang, kailangan ako mauna dito sa ganitong ano, 'di ba? Oo. Kasi takot kang maubusan. Dahil yun ang mental mo eh. Oo. Nauubusan eh. Limitado. Oo, hindi abundance eh. Oo. Pero yung kabilang market, kung yun ang alam ng mental mo, ng pag-isip mo, na hindi nauubusan ng resources. Totoo yan. Ang nauubos, yung resourceful na tao. Yun ang nauubos, yung mga nag-iisip ng pagiging resourceful. Pero yung resources, hindi yan. Andyan. Oo. Yung isang klase nga, di ba, yung isa yung pie, pag tumiting ka. Oo. Yung isa naman, sabi ni Myron, sa kanya ko rin nga natutunan yun eh. Para naman siyang isang mansanas. Oh. Nakapag kinain mo yung mansanas na yun, at tinanim mo yung buto, lalong dumadami. Oh. Ganun ang isang klase ng mindset. Hindi yung pizza pie. Oo, hindi pag kinain mo, wala na. Nakawala, naubos. Hindi ganun ang ekonomiya na ginawa ng Diyos. Hindi ganun. Tama. Yung creation na ginawa ng Diyos eh. Kahit anong gawin mo, hindi maubos ang resources ng Diyos. Pero, dahil nga, meron si Satanas na tinatawag na mental blocking. Nagkakaroon ng pag-iisip na meron talagang kakulangan. Oo, di ba? Babalik pa rin sa Genesis yung ginawa ni Satanas kay Adam at Eva. Kaya pag yung mga pinag-uusapan natin na to, sobrang ganda kapag napagdugtong-dugtong eh. Fundamental kasi yan. Mm. Yun yung sinasabing katotohanan. Yun. Ugatin mo ng husto. Balibaliktarin mo eh. Balibaliktarin mo man eh. Maganda. Kaya kung ganito yung mga pag-uusapan sa mundo, ako po. Oo, walang masaya. Walang kompetisyon. Lahat ng leader ng buong mundo, ganito yung usapan. Oo, walang biktima, ako. Kaya lang nga kasi, di ba, hindi pa dun naka-ano eh. Siguro dahil nga hindi sa kanila naka... Hindi mo rin maaalis na meron talagang dalawang enerhiya sa Oo, mundo eh. Tama. May dilim tsaka liwanag. Hindi sa kanila nakapanahon eh. Oo. Di ba? Kasi sabi nga ng Diyos, di ba, sa bawat panukala may takdang kapanahunan. Mm. Kaya nang antayin natin. Habang iniintay natin 'yon, syempre panoorin natin 'to. You want to go get a good job for a good company? Tell them what you're going to do for them. Don't ask them what they're going to do for you. You want to get a bunch of clients? Tell them how you're going to fix all of their problems. Don't be looking at them as a fix for your problems. Yes. I'm going to change the game for you. Get it? So, clicks and watches. Now, here's I'm gonna give you some of the things that I figured out about thumb. Totoo, pag-usapan natin yun, di ba? Kasi ganun yung mindset namin dati. Na kaya umuunti yung viewers namin kasi lumilipat na sa iba yung di ba? Sabi, ay, unti na yung viewers namin. Marami kasing nagla-live eh. Ay, Jesus. Hindi totoo yun. Pero nangyari pala nung bago, di ba, nung umuunti. Nagtaka ka nung nag... pandemic, biglang dumami ulit. May ganung panahon eh, na dumami ulit, itas kumuunti ulit. Kasi nga, hindi pa namin alam yung ganitong ano. Dahil, yun na naman yung naging katwiran namin. Oo. Pero totoo, hindi talaga, hindi umuunti ang viewers. Siguro, dahil hindi lang nare-recommend, o kaya hindi kami ganun pakagaling. Tama. Yun na yung pag-iisip namin ngayon eh. Kaya wala pa kami viewers ngayon, hindi pa kami ganun kagaling. Mm-hmm. Hindi pa namin deserve yung million views. Ganun lang naman yun eh. Sa amin nakadepende yun eh, kung lalaki ang views namin. Sa amin yun nakadepende, hindi sa mga taong manonood. Oo. Kung mas magaling na kami, mas magaling na rin yung ibibigay sa amin ni YouTube. Kaya nga sabi niya yan, yung watches, di ba?
Kailangan mapatambay mo yung tao. Mapanood mo talaga. Mapapanood mo. Paano mo magagawa yun? Kailan magaling ka na. Yun. Thumbnails. We're gonna talk about thumbnails first. So, a thumbnail is... It's what you see when you go to YouTube. So I'm gonna go to YouTube and I click on somebody's channel. Ito yung YouTube shorts channel, talaga binibigay sa iyo, no? So the picture with the words, right? The picture with the words on it and the face, that's a thumbnail. So when you make a thumbnail, a couple things you wanna do. Number one, you wanna pick some whatever yours is, you want to have some kind of brand color so that all of your thumbnails look similar enough, though, so that without having to read it, the people who love to hear you know it's you. Does that make sense? Everybody got it? Let me hear you say I got it. Okay, so the next thing you want to do is you want to have a thumbnail. On the thumbnail, you want to have, I mean, for the most part, no more than like the top of your, like your shoulders up to the top of your head. You want enough of your face, right? Like you're looking at my face right now. Like you want to see some eyeballs, right? Right? Because eyeballs are attracted to eyeballs. Now, here's what you want to be looking at. You either want to be looking at the camera, or if the words are over here, you want to be looking at the words, because eyes go where eyes go. If you go downtown and you're standing on a street corner, you start looking up, other people are going to start looking up just because you're looking up. Because eyes go where eyes go. It doesn't. Even if you're not looking at anything, they're gonna be looking for what you're looking at, even though you're not looking at anything. So they're not gonna find it. They're gonna look anyway. Okay. So, a couple things about thumbnails. Now, so I was a senior pastor for a year. I was an assistant pastor probably for a couple of decades. I was a traveling evangelist for probably 7 or 8 years. So I've spoken around the world in churches for a long time. And here's what that meant. Here's what that means. Like, I had to come up with sermons and sermon titles every week. So I am very good at coming up with titles that are engaging. So this is what I'm about to share with you is not something that I learned from the YouTube formula. This is just something I've learned from decades of experience communicating with people. Okay, so when it comes to the Oy, titles, take down notes nito ah, yung pagta-title. Importante to. And then we're gonna do thumbnail titles. So this is thumbnail. The thumbnail title, I guess thumbnail is one word. So thumbnail title. Now people think I'm talking about Tennessee. The thumbnail title, okay, a couple things. It needs to have some components, okay. Component number one, okay, so let's think about who this is for. Let me ask y'all a question. Are there more people on who watch YouTube who know who you are, or more people who don't know who you are? Don't know who you are, that's right. So since there are more people who don't know who you are, you wanna make your titles for the people who don't know who you are, not for the people who do know who you are. Yo. So I'm not, even though I'm creating videos that my subscribers would like, when I create the thumbnail, my objective is not to attract a subscriber, because they've hit the notification bell, they're gonna get notified anyway. So I'm creating the thumbnail to attract a scroller. Does that make sense? Okay, so it needs to have some curiosity. Now, there are different ways to create curiosity. You could ask a question, you could do some suggestology, like suggestology. Begin the say every word at the beginning of a sentence, leave the last word off, and let them fill in the mga ganong titles. Okay, that's suggestology, you could do that. Curiosity kasi iwanan mo sila ng talong sa utak mo, sa utak nila. Using a question word, use a question word to make a statement. Use a question word to make a statement. What does that mean? So it means why you wake up with a headache every Friday. But I'm not asking you a question when I use the word why. I'm making a statement that causes you to ask yourself a question. Our top performing video is called Why Evil People Are Rich. It has 2.7 million views and it's been up for a year. It was a year, May 18th, right? 2.7 million views. If every video you put out got 2.7 million views, you'd be in YouTube hog heaven, right? So, kasi kong TV, so no? Use a question word to make a statement is a good, by the way, you don't have to use all of the things I'm about to show you.
But if you combine a couple of them, your YouTube, you're gonna get more clicks than if you don't, okay? So you want curiosity. Number two, you wanna have some contrast. Some contrast. Yan naman yung pag-iisipin mo yung tao na, uy, parang mali yung ano ah. May contradiction sa sinasabi mo ah, sa pananaw ko ah. Kasi yung nasa thumbnail mo, ganito. Tapos sa baba, yung mismong title. Hindi akma, hindi align. Tatatandaan mo ba yung ano, yung tinitle natin sa Bakit Natalo ang 8 Diretso? Ay, oo. O, di ba? Bakit ako 8 Diretso? Oo, yung mga ganun. Kasi mas maraming follower nun si President Duterte talaga. Oo. Kaya pagka tinatopic mo yung mga mas... Mas nakakuha ng attention. Yung masa. Mas makakuha ka ng attention. Kasi syempre, uy, teka lang. Mas maraming pabor kay Pangulong Duterte nun eh. Oo. Kaya syempre, gusto nilang panoorin yung video na yun para i-bash ka. Ang mga tao pa naman, emotional. Yun. Yun ang dapat na kinukuha natin. Ano? Hindi sila nanonood dahil sa... Intellectual nilang. Intellectual. Ano? Emotional. Ayan. Oo. Oh. Kaya tingnan mo, mga nagko-comment nga dun, puro hit. Di ba? Sabi, bobo ka. Basura ka. Basura ka. Yung ino mo nga yung... Sana hindi nilis yung... Ano tawag ito? Yung Manila Bay. Manila Bay. Ang daming nagalit nun. Kasi nga, but siyempre, ikaw ba naman, but hindi mo nga naman, kung magta-title ka na, dapat hindi na lang nililinis, di ba? Napaka-negative ng title na yun eh. Maraming mga galit talaga. Yung sinasabi ni Myron na kailangan contradict. May contradict. May pagkaano sa... Parang iti-trigger mo yung tao eh. Oo, iti-trigger mo yung emotional intelligence nila eh. Yun, para naman eh... Para kahit ayaw nila i-click yung ano mo, video mo, yun. Para makapag-comment lang sila na bobo ka, ganun. Oo, tama. Kaya mali yung sinasabi mo, masama ka. Diba? What is contrast? It's you're showing polar opposites of something. Why evil? Oh, evil. Okay, what's the opposite of evil? Good. So I'm making you think about good versus evil, with, and I'm only using one of the words, right? Why evil people are rich. What's the opposite of rich? Poor. So I'm making you think about rich and poor without having to use both words. You say, well, Myron, that's a lot. Well, it's kind of a lot, but it's way easier than digging ditches and hammering nails and driving people's stuff around, right? So, like, the only thing more amazing to me than what people will do for money is what people won't do for money, right? Oh. Like, people will ride bulls. I went to a rodeo. They got on a wild bull. They got on the bull and thought because they had a helmet on, that was going to do something. That's a bull! Okay. Like, I just kept, like, I had to turn away. Like, the bull starts going crazy. And the only question, why would you do this? Why would you do this? This is insane. Why would anybody do this? Why would anybody do this? But clearly they would, and I paid to watch him, and then didn't look. Like, what's my problem, right? Okay, so you want to have some contrast. So why evil people are rich? Why evil people are rich? When I say why evil people are rich, it causes you to ask yourself the question, why are evil people rich? And then I'm contrasting evil people with good people. And by the way, so here are some of the conversations you might have when you read that thumbnail. Who are these evil people? Are evil people rich? Evil people aren't rich. Rich people aren't evil. Why is he saying rich people are evil? I'm not saying that, but I'm telling you. Yung tao na rin mismo yung nag-aani. Trigger yung curiosity nila sa ganyan. Guess what? Because the thumbnail creates the environment, the thumbnail title creates the environment on which they're going to answer the question, but it doesn't ask the question. So since it creates the environment that caused them to ask themselves the question, I didn't ask them the question, they asked themselves the question, so now they cannot go away without clicking the button. They have to click. Sabi, hindi pwede to. Hindi pwede. Kasi ano na yun, emotional damage na yun. Pagkagano na ang tanong mo, open loop. Yung hindi ka siguro daw yung sagot. Yung hindi pwedeng lampasan mo yun na hindi nasasagot yung tanong mo. Oo, tama. Tama. Diba? Kagaya nga no, yung dapat hindi nilinis yung Manila Bay. Diba? Hindi pwede yan. Dapat linisin. Kasi kung yung bahay mo nga, nililinis mo eh. Oo. Yung Manila Bay. Hindi pwedeng mag-comment dito. Yun yung pinakaunang-unang viral natin eh, no? Oo. So, I gave YouTube the first thing they wanted. Now I gotta say something. It's going to cause them to want to stay engaged. So, by the way, this next thing I'm about to tell you is something I just discovered with the last video we did. And that is, and Mariah told me about this. I don't know where
she's right over there. But Mariah told me about this, and she showed it to me. She sat me down and showed it to me. She said, look at this. You see this? Do that. Okay, got it. She didn't say it like that. She didn't say it like that. I said, look at this, do this. Right, okay. But I'm like, okay, what am I looking at? And she told me. And I said, okay, I get it. And so I remember that I also saw that Evan Carmichael had a video that he said do the same thing, but I didn't really, you know how people give you all this stuff and then you get some of it and some of it you miss? Well, this was part of it that I missed. And here's what she said. These videos are doing the best. This is the thing they have in common. Now, let me ask you a question. Notice what I just did. I didn't tell you what the thing was. I just told you what the thing did. So now you want to know what the thing is. So now you have to keep watching, right? So I'm not just creating curiosity in the thumbnail, but I'm creating curiosity as I'm teaching the content. Okay, so here's the thing. She said, these videos are our best performing videos. Here's what they have in common. 75% of people are still watching after 30 seconds. That right there, game changer. Game changer. If you can get 75% of the people to be still watching, 75% or more of the people to be. Now, our average on our videos, one of the reasons our channel is doing so good, so just so y'all know, in full disclosure, one of the reasons our channel does so well is because 70% of our viewers at the 30 second mark are still watching. 70 is good. 75 is the algorithm's hungry, and I think I found a good lunch for it. So what I did after she showed me this, she showed this to me this week. So after she showed it to me, I literally went home and I worked for an hour and a half to 2 hours for the first 30 seconds, on the first 30 seconds of the Bible study that we did on Wednesday. And then, because I got it figured out and finished it that morning right before I got started, I almost had it memorized and I fumbled through it and messed up the formula in the beginning the first couple of times. But it didn't matter, it still worked. Like, I didn't even do it all the way right and it still worked. And the video we just did is the highest performing video in a short period of time that we've created since we've been on YouTube. Is that crazy amazing to anybody besides me? Okay, cool. So contrast. Now, I also have conflict. And the conflict is us against them, evil against good. So it's not just the contrast of the evil and the good. It's the conflict between the evil and the good. It's not just the contrast between the rich and the poor. It's the conflict between the rich and the poor. And then the last one thing that I want to make sure my all of my thumbnails aren't going to have any of all of my thumbnails are not going to have all of these. All of them are going to have some of these. Are y'all tracking? Okay. The last one is controversy. And I may not even spell that. It's controversy. So what does that mean, controversy? I want to make sure that I'm making a controversial statement. Now, here's what's challenging. We live in an era where people are so offended, right? You hurt my feelings. Grow up. You have to be willing to stand on what you believe to be true, because anything that is for everybody is also for nobody. Your titles need to repel your audience that's not ideal as much as it attracts the eye. I'm not saying intentionally offend people, that's not what I'm talking about. But I'm talking about intentionally not being wishy-washy so you don't offend people is always a mistake. Are y'all tracking? Like, stand your ground. Be you. Be 100% unapologetically you. Okay, now, so controversy is, well, Myron, who makes you the judge of good people and evil people? Right? Oh, you think you're all that because you're rich. Like, people are going to have those kinds of attitudes. I don't care what kind of attitude they have. Just have an attitude enough to watch the video, even if you want to argue with me. Yun yun eh. Sikreto din eh, no? Sige, sabihin mo yung sabihin mo, pero manood ka. Oo. Oh, yan yung ginagawa namin noon, lalo na kapag nagwagawa kami ng mga content about sarcasms. Diba? Meron pa nga, natatakot pa nga si Nanay Asena nun kasi may mga nagbabanta na eh sa video natin eh. Baka daw, ano eh, suntukin na lang ako bigla dyan sa Danny. ang tao naman kasi literal na ano yan eh, keyboard warrior. Matapang lang naman yan kapag ano eh, nasa likod ng keyboard or keypad. Doon lang naman yan. More on talk. Ayan. Kaya tama yung sabi ni Myron, di magsalita ka lang dyan. Nakukuha ko yung kailangan ko.
Diba? Please, a negative comment? Oh, please leave a negative comment and increase my engagement. Yun. These are your elevators. Like, now, if somebody wants to come on to one of my YouTube videos, I'll tell you right now, if you come on my YouTube... Ang galing nun, yung sinabi niya dun, your haters is your elevators. Oh. Kasi naalala ko yung sinasabi nila na hindi ka nila ihilain pababa kung nasa taas sila. Oo. Oh. Diba? Ngayon, ibig sabihin, kapag inihila ka nila, nasa baba mo sila. Tama. Galing. Kaya yung mga may mga haters kayo, natatakot kayo. Okay lang yun, may haters kayo. Walang problema dun. Ibig sabihin, epektibo yung mensahe nyo. Tama. Kaya tumatama. Mm-mm. YouTube videos and you leave a commentlopedia. You say, what's a commentlopedia? It's one of those really long comments where they want to teach their philosophy to your audience because they don't have one. And you know they don't have one because every time somebody leaves a commentlopedia, what I do is I go look at their channel. 12 years, 4 subscribers. Hide user from channel. So that way they can keep commenting and I still get the benefit and nobody else sees it but them. Okay? So, like, I'm not going to respond to haters. I don't, like, I got this from Dr. Darius Daniels, one of my faves, one of the best communicators I know. Here's what he said. He said one of his mentors told him a long time ago, when you got haters, do not respond to them. He said, but don't, you don't know what you're saying. I know what they're saying, but it don't matter. Here's, he said, when a dog barks at the moon, nobody looks. But when the moon starts barking at the dog, everybody looks. Be the moon, don't be the dog. Ain't that good? And so you want to have curiosity, you want to have some controversy. Now, be the moon. So your thumbnail. Kasi sinasabi niya 'yun. Halimbawa, kung ikaw yung moon, ba't nga anon, ba't mo naman papansinin yung aso, 'di ba? Oo. Kasi kapag ikaw ang nag-react, lahat ng tao nakatingin sa iyo. Tama. Talo ka kapag ikaw ang nag-react. Kaya hayaan mo lang sila na magalit kasi nakokontrol mo sila eh. Isa yun sa mga senyales na kontrolado mo ang tao kapag ka natitrigger yung emosyon nila. Yun ang isa sa mga palatandaan na yung mga taong madaling matrigger ang emosyon, madali silang makontrol. Oo. Kaya kahit anong gagawin niyan, magalit, magwala, di ba? Kung anong mahawakan niyan, ibabato niyan. Yun ang palatandaan na talo na yung kalaban mo kapag gano'n yung ginagawa. Kapag umira na yung kanyang emotional intelligence. Oo. It needs to be solving a problem for somebody somewhere in the world. It needs to imply that you're going to somehow solve this problem that they have. Okay, so now we talked about thumbnail titles. Now let's talk about the actual video title. Because the video title is going to be different from the YouTube title. So this is to answer Deborah's question. You don't want the YouTube title and the thumbnail title and the video title to say the same thing. If you do, you're wasting real estate, right? Mm-hmm. What you want to do is you want the YouTube title, the video title, to clarify the thumbnail title and intensify the curiosity, the contrast, the conflict, and the controversy. That's what the title is. For instance, on our video, Why Evil People Are Rich. The subtitle is Why God's People Are Broke. Wake up, people. So what did I do? I clarified the thumbnail title and I intensified the curiosity, the conflict, and the contrast. So the video from yesterday that's performing, okay, this video went up, I said yesterday. Okay, so the video from 2 days ago, by the way, so I'm gonna say this. There's an advantage and a disadvantage. Every advantage has disadvantages, every disadvantage has advantages. So this video has 40,000 views. Let's say it's 38,000, maybe it's 38,000. Okay, so one of the things that happens when YouTube counts the views that you have on a video, so it's got 36,000, this video has 30, it's different on YouTube, it has 38,000 views. Siguro na siya nakatingin sa Tom Studio. Destroyed by distractions. If you haven't seen it, you want to go watch it. It's really that good. Ang ganda ng video na rin. The video title is Don't Let Your Distractions Destroy Your Destiny. See how it intensified and clarified the thumbnail title, okay? So, like, the thumbnail title is going to give them the quick, like, synopsis, the Cliff Notes version of the title, and then the title magnifies it. Here's what else is interesting about that same video. That video, the first day it was up, so Wednesday, it only shows me the first day because your money is 2 days behind. Right? So, YouTube shows the money 2 days after the video shows, okay? So the video from Wednesday is only showing how much money it made Wednesday.
So the Bible study that I did Wednesday has already generated $554.51. So when you think of it like that, a video now becomes an asset. It's a, like, what is a video on YouTube anyway? It's an attention. I just made this up just now, like literally while I was standing in front of you. It's an attention asset. Now, here's what's interesting about an attention asset. They work just like passive assets. So if a person is investing over time with compound interest, right? Compound interest is a two-way street. Like, if you put money, what's compound interest? It's where you earn interest on the interest and the principal, not just on the principal, right? So the rule of 72 tells us that if you take a rate of return and you divide it by 72, whatever the answer is, that's how long it takes for your money to double. So the bigger your money gets, the bigger it gets over that amount gets. I mean, the bigger your amount of money is, the more money that makes over time. So compound interest is like a snowball rolling down a hill. Well, videos on YouTube are compound interest, but not interest like money interest, interest like attention interest, like they're interested in your videos. But the interest of your audience compounds over time. Are y'all tracking? Which means every video is an asset. So I'm going to show you what I mean. I'm going to give you another example because we have a video that went up 21 days ago. And you got to understand, the money is not up to date. It's 2 days behind. How much money this video is making is 2 days behind. Is what I'm saying track? Are y'all tracking? Okay. And I know this is not all excited and blah, blah, blah. But it's good. So we have 21 days in a year. So sa isang video niya. 10 years. Like, I'm fairly decent at communicating, and I'm fairly decent at teaching, and I'm fairly decent at coming up with titles. And our first year, we have two videos that have gone viral. By viral, I mean, like, a whole crazy bunch of views and a very... We have three videos that went viral. One of them was our TEDx talk that was on TED's channel, but they took it down because the TEDx host that we did the had some problems with TEDx, that they took all of his videos down, and mine happened to be one of them. Can so I we put mine back up on our channel. It's doing really well, but it's not doing as well as it did when it was up on TED's channel because it got, like, over 1 million views in 5 months. So we're not going to count that, but... we've had two videos, the Why Evil People Are Rich video. That video went viral and had over 1 million views. Well, it had over 2.7 million views in the first year. So that's a lot, okay? But we have a video that's even doing on track to do better than that one. This video has been up for 3 weeks, okay? It went up on May 12th. 3 weeks so today is June 2nd, okay? So 21 days ago. And here's how much money that video has made. Are y'all ready? Sabi matagal na tong ano. June to. Oh. Kahapon niya na in-upload eh, no? Oo. I'm not ready. Okay. Para tong podcast natin. Advance rin sila mag-ano. Marami na rin siyang mga ginawang video. So that video has 835,000 views in 21 days. That's what I mean. One video can monetize you. 835,700 views in 21 days. Grabe. It has 77,800 watch time hours. It's gained us 31,000 subscribers from that one video. Now you understand why I say one video can get you monetized. Tama. Good. Okay, so here's the rest of it. Here's the rest of the story. That one video has made us $12,053.14 in 21 days. Isang video lang yan. Isang video lang yan. Hanggang ngayon kasi puputok yung video niya na yun, you know? Oo, puputok at puputok yun. Yun ang kagandahan dun sa pag-upload natin ng consistency. Consistent. Kasi hindi pwedeng ano eh, meron at meron yan, huwag mo lang titigilan. Huwag mong titigilan. 10 Saka, years eh. Doon sa process na 10 years, matututo ka lang paganda ng paganda yung content Pagandahin mo. Pagandahin yung content mo. Oo. Hindi pwedeng hindi ka matuto. Kasi naalala ko nga yung ano, yung napanood ko lang din kanina, na isang trader. 10 years na daw siyang ano, hindi, 4 years na siyang, sa forex trading to, 4 years na siyang ano, hindi profitable. Oo. Anlongkot. 4 years na. Pero hindi niya tinitingnan yun as negative. Kasi napansin niya sa sarili niya. Yung binabago daw ng forex sa kanya, hindi lang yung ano niya, yung trading life niya. Yung buong pagkatao niya talaga. Oo. Ang binabago. Kasi kung hindi ka nga disiplinado sa isang bagay, hindi ka magiging... Tutuloy yun eh. Oo. Hinto ka kaagad eh. Hinto ka kaagad. Yun yung datihang pagkatao, hinto ka agad. Tama. Ay, hindi para sa akin to. Iba na lang ulit. Tapos kapag kami itusubukan na naman siya, iba at hindi. Hindi gumana. Hindi, iba na naman. Kaya ang magiging tingin mo sa sarili mo, failure ka na eh. Yun yung magiging program dun, sa utak mo. Quitter no? ka pa. Oo, totoo yan. Yun yung datihang pagkatao, quitter talaga yun.
walang consistency. Mm-hmm. Kaya tama yung mga sinasabi nila na kailangan bigyan mo ng ano, lifespan na matagal yung success. Tama. Huwag mong lilimitahan na 4 years kailangan successful ka na. Hindi ganun yun. Sige, tuloy natin to. Kaya dito sa YouTube talagang mahaba yung journey natin. Oo. Hindi, tsaka ngayon sinasabi nilang saturated ng YouTube. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Mas lalo nga dumami ang user ng YouTube eh. Oo. Anong ibig sabihin nun? Mas maraming viewers ngayon. Kaya lang, kailangan mong galingan. Kasi marami na ang video eh. Oo. Kailangan mong galingan para yung maraming viewers na yon na pumupunta sa YouTube, maagaw mo yung attention. Tama. Ito ha, bibigyan namin kayo ng isang example. Merong ano eh, yung Yahoo website. Akala nila ano, di ba top 1 website na yan? Yung Yahoo. Akala nila ano na yan? Talagang yun na. Wala na makaka... Yung Friendster din. Talo sa kanila. Oo. Biglang lumabas yung Facebook at yung Google. Yun. Ay, hindi naman sila biglang lumabas. Talagang ginalingan lang din ng mga yun. Oo. Diba? Ibig sabihin, sa buhay natin, talagang kailangan lang ng ano, galingan. Diba? Hindi naman pwedeng hindi mo gagalingan kasi merong mga taong nagpuporsige din eh. Diba? Tsaka ito, hindi mo naman sila makikita ang kompetensya eh. Kasi kapag nakita mo silang kompetensya, hihinto ka eh. Tama. Yun yung nangyari sa Yahoo eh. Huminto sila sa pag-i-innovate. Kaya actually, may Yahoo pa rin naman kung tutuusin. May Yahoo pa. Kaya lang, mas magaling lang talaga ang Google pagdating sa search engine. Pero yung Yahoo, nandiyan pa rin. Tama. Meron pa rin Yahoo. Yung Friendster pala, nawala talaga. Oo, nawala talaga yan. Kasi ito ang Facebook eh. Kaya nila ginagalingan... Kasi alam nila na pwedeng meron pang mas magaling sa kanila. Oo. Na dumating. Kaya nga sa tuwing merong mga magbabiral na apps, binibili ng Facebook eh. Ganon kagaling si Facebook. Pagka merong mga sisikat na mga apps na mga social media, binibili niya kagaya nung Instagram. Binibili niya. Ang hindi lang niya na ano, TikTok eh. Kasi Chinese ang ano na ito eh. Hindi. Sige, tuloy natin. Barring a catastrophe or me getting canceled on YouTube, that video will make me money every day for the rest of my life. It's an asset that you create once and it keeps on paying you. Why wouldn't you do that? People talk about passive income. Now that's passive. I created that video one time. I don't even remember what I said. I do not remember what I said. But guess what? I don't have to because YouTube remembers to pay me for saying it. So I'm going to create a title. And when I create a title, the title is going to add clarification and it's going to intensify the title and, I mean, the thumbnail title. If you will read the YouTube formula and you will apply what I just taught you to the thing that you're already doing anyway, but you're going to do what? Turn the camera on, right? Like, but it's going to take all this time for me to create this YouTube channel. Like, turn the camera on. You got to drive to work. Maybe you don't want to do it while you're driving. Take an Uber to work. Turn the camera on. You're going to read a book. Like, literally, you're going to read a book. Like, I know this sounds ridiculous. I'm going to read a book. So, I'm going to create a video. Ayan, maganda yung binigay ni Myron dyan na example eh. Pahingin natin yung sasabihin niya dyan kasi i-emphasize niya dyan kung nag-example siya kung paano pwede kang mag-umpisa sa pagbibideo. Kung wala ka talagang idea kung ano yung gagawin mo. Ngayon dito, yan sinasabi niya dyan yung example kung paano. Paano ka magkakaroon ng idea? Oo, sige. I'm gonna read a book called, I'm gonna read from Boss Move's book. I'm reading Myron Gold's Boss Move books. I'm just sitting down to read it right now. I'm just telling you I'm sitting down to read it right now. I'm gonna take notes on the things I learn and the thoughts I think while I read the book. I'll report back to y'all in a few minutes. Boom, that's the first cut. You read the book, you take your notes. Okay, these are the lessons I learned. I read 10 pages. These are the lessons I learned. I hope this helps. Not teaching the book, teaching what the book made you think. I'm not saying that's what your video needs to be about. You're doing the thing anyway. Turn the camera on. The camera. Now, say this. Go. I'm going to give you all a list of videos of mine. Ayan yung mga, kasi marami nga, sa panahon ng pag-YouTube natin, yan yung mga problema talaga, number one problema ng mga bagoang YouTuber, no? Ano ba yung eco-content? Oo. Kaya maganda nga example dito ni Myron na, paano ba tayo gagawa ng content at makakaisip ng content? Kaya nga nung umpisa pa lang talaga dito sa pagpa-podcast namin, isinasuggest namin na magbasa talaga. Diba? Magbasa ng libro. Kasi pwede rin namang manood kayo ng ano, kaya lang kasi, para sa amin, mas maganda yung babasahin nyo talaga, yung libro, kesa pakikinggan nyo lang. Lalo na kung meron namang libreng oras,
Yan, halimbawa, yung ginawa namin mga YouTube contents, galing din naman yan doon sa mga iba't ibang content creator na inipon ni Thor, di ba? At yun yung itinuro namin, tinranslate namin sa Tagalog, itinuro namin sa inyo, and then yun, nagkaroon ng mga followers, nagkaroon ng mga viewers. Oo, yung pa rin naman yung unang video natin, nasa almost 700,000 yun. Yung pa rin? Yung paano dumami yung subscriber, ha? Oo, grabe yun. Grabe talaga yun. To go watch so you can model them. First and foremost is the video that we did, that I just told you about, that we did a couple of weeks ago. And it's called, the video that went viral, it's from 21 days ago, it's called The Poverty Programming Trap. That's the title of yan, the maganda video. Yan, maganda yan. Maganda reaction yan. How they program you to be poor. Ang ganda yan eh. Kaya nag-viral yan kasi ang ganda ng mga mensahe dyan. Imaginin mo gaano arami yung mahihirap. 936,000. Ang daming na-trigger siguro dyan kaya napaklik. Napaklik. Sige mo, 800. Hindi, sa bagay, yung mga 900 naman na yan, ano yan eh, mga, yan yung mga taong gustong kumawala siguro. Oo. Sa kahirapan. Dalawa nanonood dyan, yung dalawa. Iba na na-trigger na hindi nila matanggap na i-program sila kaya mahirap sila. Mahirap sila, oo. At saka yung isang, yung kabilang side na alam talaga nila kung paano sila na-program kaya nakaalis sila dun. Oo. Siguro maganda to sa susunod na podcast natin eh. Oo, maganda ngayon. Yan. Naparad mo na ba yan? Hindi ko pa, hindi, napanood ko na yung ano niyan, yung first 5 minutes. Ganda yan. Panoorin natin yung sunod na podcast. Yeah, tuloy natin. Now title is how they programmed you to be poor. Notice, I use a question word, how, but I didn't ask a question. So if I say how they programmed you to be poor, now you got to ask yourself a couple questions. How did they program me to be poor? Who are they that programmed me yun. To be poor? Yan yung mga curiosity na papasok. See, I'm making you have a conversation with yourself with my thumbnail title. Anybody can do this. By the way, do you understand that if I wanted to, like, let me tell you, I'm going to tell YouTube right now so y'all know. All y'all folks watching me on YouTube right now, you know I'm done. No, I'm telling you because I told them, they already know. Like, I am going to create a course on how to create, like, insanely valuable YouTube content, and I'm going to sell it for $150. Oy, abangan natin yan. And then I'm going to coach them for a year. And I'm going to take the people that I coach for a year, I'm going to take them with me on trips on private jets and on private yachts, and I'm going to teach them why we're on private jets and why we're on private yachts. I'm going to break down their YouTube channel. Say, well, why are you telling us that? Like, what I'm doing is I'm handing you the keys to the castle. Now, if you don't want to go in, that's on you, but I ain't gonna come open the door for you. Grabe, no? Paganda ng paganda tong usapan natin. Ganun talaga. Eh, yung background natin, gaganda rin yan eh. Sa ngayon, yan muna. Oo. Oh. Kasi yan pa lang rin ang nakikita nyo eh, pero yan sa amin, hindi na yun yung nakikita oh. namin. Hindi na yun nararamdaman namin. Oo. Oh. Kaya kung halimbawa, YouTuber ka ngayon, or hindi ka pa nag-YouTube, no? Gusto mong magkaroon ng extra income, turn your camera on. Tama. Intentionally. Oo. Sabi tapos ni Myron. Yung ginagawa mo, i-record mo na. Total. Ginagawa mo na rin. Oo. Oh. Lumipas ang panahon, gagawin at gagawin mo yan araw-araw eh. Hindi, i-record na rin natin, di ba? Tama. Eh, kasi unang-una, anong mawawala sa'yo? Tanungin natin, anong mawawala? Mawawala sa'yo kapag hindi mo ginawa. Oo. Yung oras, sayang. Kasi yung oras lilipas at lilipas. Yun nga eh, di ba? Wala namang mawawala sa'yo kapag ginawa mo. Oo, pero sa'yo, walang mawawala sa'yo. May kapag madadag. Kapag ginawa mo. Pero pag hindi mo ginawa, meron. May mawawala sa'yo. Oo, may mawawala sa'yo. Di ba? Yung chances na pwede kang kumita ng ganito kagaya ni Myron. Oo. Kagaya rin namin, di ba? Sa amin, nakatikim na kami nun eh. At naramdaman na namin yun. Tama. Kaya sa amin, kumbaga ang mindset namin, kaya namin yun ulitin. Oo. Yun eh. Hindi lang ganun. Na kaya pa namin lampasan yun. Lalampasan pa namin. Sa amin, sa ngayon, kami pa lang nakakita nun. Pero pagdating ng araw, sabi nga ni Myron, bigyan mo na 10 taon eh. Oo. Sa akin, hindi ko na nakikita 10 taon. Masyado matagal na yung 10 taon. Sa dami ng user dito sa Facebook, sa YouTube. Oo, masyadong innovative yung ano eh. Yung kasi Myron kasi, 10 taon, matagal niya nang inisip yun eh. Oo. Mabagal pa yung ano nun, technology nga, nun. 2007. Oo, mabagal pa yung technology nun. Eh, 2017, o hindi, may 10 taon na siya nun. Oo. So, lampas na siya na 10 taon, kaya, ayan, ganyan na yung ano niya. Tama. Resulta niya. Eh ngayon, kung nalaman natin yung ganitong bagay, tapos meron tayong ganitong technology,
ganitong knowledge. Wala. Oh. Hindi ano yung 10 taon. Hindi imposible. Hindi imposible. Mm. Lalo na kung meron kang mindset na kagaya ng tinuturo ng mga successful na tao. Imposible yung umabot ka sa 10 taon. Yun, oo. Kaya gawa lang na gawa ng video. Yeah. Oh, sa mga YouTuber diyan na gustong sumikat, 'di ba? Gustong kumita. Pero syempre, isipin din natin yung content na ginagawa natin. Kailangan talaga siya. And sabi ni Myron, be good. Oo. Magaling dapat. Dapat magaling na content. Mm. Yung pakikinabangan ng mga viewers, meron silang mapapala. Wag yung gayahin yung ibang content na ewan ko, may mga ganun pa rin ba? Marami. Marami hindi, pa rin. Alam mo ba, di natin nakikita, hindi kasi tayo nakapokus dun. Tama. Pero marami nun, maniwala ka, marami nun. Nakapokus kasi tayo sa ibang mga content eh. Oo, sa mas mapapakinabangan ang content. Kaya nga yung sabi ni Dan ko, no, wala namang masama sa pag-social media. Oh. Sa pagkukonsume, walang masama. Kung ano, si Dan ko pa pala, hindi pa natin. Nagiging masama lang yung pagkukonsume natin sa social media kapag hindi natin nakukonvert to at hindi tayo nakapag-recreate. Tama. Diba? Nakakapag-produce. Kaya, ayan. It's time. It's time na. Narinig nyo na yung bagting. Wang, yan yung magiging ano natin ah. Palatandaan na natin tapusin ang video na to. Sa susunod na lang mga brothers. Yeah, maraming salamat. Maraming salamat. Adios.